What's up mga Tamago, Arinola, gusayin mo sa inyong lahat. At ngayon nga, meron tayong sinusubukan na isang move to earn project. Ito nga yung SPEXY game by A4 Finance. Marami na kasing mga move to earn project ano na naglabasan. Okay naman sila, made in Korea yung iba. Pero dito malalaman natin kung ano yung kaibahan nitong project na to dito sa mga nakalipas na move to earn project na nakita na natin. Sinusubukan ko pa lang din naman talaga tong project na to at inaaral ko nga kung ano pang potential ano na pwedeng mangyari dito sa SPEXY game by A4 Finance. Siguro reviewin lang muna natin ng konti. Tignan na muna natin kung ano bang background nitong game na to. Yung pinaka-application kasi na move to earn project nga nila ay naandito mismo sa loob ng wallet ng A4 Finance mga Tamago. Ang A4 Finance ay isang custodial wallet ano mga Tamago na naandito na nga yung ibang mga nakalista na blockchain network dito sa kanilang ecosystem. Sa madalit sabi mga Tamago, para siyang Meta One wallet. Parang ganun din ano. Baga naandito na yung BNB, Ethereum at marami pang iba. Itong A4 Finance nga pala mga Tamago, dagdag natin sa kanyang background, meron din siyang sariling token. Ito nga yung A4. Makikita nyo dito sa chart na to, nag all-time high talaga siya ng 0.08 to. Pero ito ay nung April 2020 to pa. Ibig sabihin matagal na rin pala talaga tong project na to. At kung makikita natin dito sa 90 days time frame ano, nakabawi yung kanyang token kasi di ba bumaba na nga siya tapos nagkaroon ng consolidation. And ito medyo ayun, mayroong pagtaas. So hindi po malabo na ma-reach ulit nila at mabalikan yung token. Hindi rin naman tayo talaga sigurado doon. Syempre depende yan sa market and dun sa mga upgrades and ilalabas pa nilang mga project dito sa kanilang metaverse. Kung mapapansin nyo dito sa website mga Tamago, ito nga yung contracts na meron na nga sila. At dito naman sa kabilang side mga Tamago, nakalist na nga sila sa coin market cap, nasa coin gecko na rin at certic audit mga Tamago. So ito talaga yung pinaka isang nakita natin as green flag din nila. Ano? Kumbaga plus points to yung may certic audit. Tignan natin itong certic audit report. Ito security score 82.67, mataas to mga Tamago. Alam naman nating talagang mahal magpa-audit dito sa certic ano? At ito nga 82% yung kanilang security score. So masasabi natin na plus points pagdating sa security. Isa pa sa mga green flags na nakita ko mga Tamago ay ito po ano, downloadable siya sa App Store and Google Play. Syempre kapag ka may mga nakikita na tayong downloadable sa ganitong store or platform, eh dagdag tayo no sa pagtiwala sa isang project kasi ang Apple po eh napakahirap magpa-approve nga diyan ng project ano. Talagang kine-KYC nila, sinisiguro nila na safe yung application na ilo-launch dun sa kanilang store. So both Google Play and App Store ay meron na po, downloadable na siya doon. Mamaya mga Tamago pag-uusapan natin ano kung magkano ba yung potential na kitain dito sa move to earn project na to. Medyo goods din talaga mga Tamago, kahit ako mismo parang gusto ko pang bumili ng bumili ng ibang NFTs nila kasi may renting system din dito, gusto kong parentahan. Sa pagre-rent naman eh wala kang ibabaya dito, kung ayaw mong bumili walang problema mga Tamago, magre-rent ka lang, libre po ang pag-rent. Yun nga lang yung kitaan nyo eh medyo syempre basag, kumbaga bawas na, pero okay lang yun kasi mag-e-exercise ka dito. Ito yung magagandang i-promote eh, kumbaga merong kinalaman sa health. Ako taba ako na eh, so kailangan ko na talaga maglakad-lakad. Ako mapipilitan kasi nga meron tayong NFT na rito eh. Ganyan talaga pag hindi mo pag-i-investan, hindi ka mapupush na mag-exercise eh. Kaya tayo medyo talagang kailangan gumalaw-galaw na, kundi sayang naman yung binambili ng NFT dito guys. Kailangan mo lang maka-reach ng 1.5 kilometers mga Tamago, napakalapit lang no, napakadali lang. Yun ay kung gusto mo, pero ako syempre dinadagdagan ko yung lakad ko para ito nga, ilang minutes na lakad lang yung 1.5 kilometers and tapos na, pwede ka na tumigil. Medyo meron tayong exercise. At syempre yun nga din yung isa sa kaibahan niya doon sa ibang mga move to earn project. Bukod dun sa 1.5 kilometers lang na napakadali namang gawin mga Tamago, eh dito po ang reward is dynamic. When we say dynamic mga Tamago, ito yung talagang constant change, pabago-bago po yung reward. Ang nare-reward kasi nila sa'yo dito ay yung experience, at yung experience naman ay pinapapalit sa SPX. Si SPX naman ay yun yung ipapapalit mo sa dollar. Ang dami ng SPX dito mga Tamago eh magdidepende kung magkano ba talaga yung kikitain dun sa NFT na nabili mo. At wait, there's more, dahil meron ditong question and answer portion. Kumbaga learn to earn mga Tamago no. After completing ng task mo dun sa exercise mo eh may lalabas po dyan, magpa-pop up na parang konting paragraph lang naman. Babasahin mo yun at may tanong. Kapag nasagot mo ng buo yung tanong, makukuha mo ay 100% ng reward.
required mo. Kapag ka hindi mo naman nasagot, nagkamali ka ng sagot, 80% lang ang makukuha mo. So, konting ano lang, diferensya mga Tamago, pero at least dito, natututo tayo, no? Learn to earn, tsaka move to earn. Parehas na, kumbaga, positive activity. So, dito, pumunta na muna tayo dito sa rental mechanics. So, dito mga Tamago, no? Kung wala kang robot, okay lang yan. Gusto mong itry, okay lang din yan. Huwag ka nang gumastos dahil dito merong rental mechanics. Ang mga nagpaparenta dito mga Tamago ay sila yung maglalabas ng kani-kanilang mga offer. Kung magkano lang makukuha mo dito, kung syempre sila nagpaparenta, ganun naman talaga, di ba? Pero ang maganda dito, wala kang investment na kailangan gawin. Wala ring fee na sinisingil sa pagrenta. Kaya bagay na bagay to kung gusto mo lang munang subukan itong kanilang application. Hindi po lahat na-approve sa pagrenta mga Tamago. Depende kasi yan dun sa nagpaparenta kung sino yung pipiliin niya. Marami kasi nag-a-apply din dun sa mga robot for lease or for rent. Kaya nga ako napilitan na tayo dito na magkaroon talaga ng NFT. Ito nga yung reward withdrawal mga Tamago. No? Na-explain na natin kanina na nakakakuha ka ng experience points sa pag-exercise mo rito at makakukonvert yon sa SPX token. Pero dito mga Tamago, meron kasi ditong isa pang way para makapag-earn ka. Meron ditong rewards para dun sa team purchases. Ibig sabihin dito mga Tamago, referrals. Hindi ka kasi pwedeng makapag-rent or makasubok nitong laro na to kapag wala kang code. So ilalagay ko yung code dyan kung gusto nyo mag-renta-renta lang muna, walang problema doon, para mapapasok kayo dun sa aking team. May team din kasi dito sa loob ng game. Kapag may natuwa dito sa application na to at gusto nyo magkaroon ng sarili niyang NFT, syempre para masolo niya yung kitaan, hindi na siya nagre-renta or nakaipo na siya coming from dun sa pagre-rent niya, syempre bibili na to ng sarili. At kada may bumibili dun sa team ko mga Tamago, magkakaroon ako ng bonus na reward na energy points. At yung energy points mga Tamago is equal to $1. So sa lahat po ng gustong mga sumubok nito mga Tamago, no, ilalagay ko yung aking code dyan sa description box. Madali lang naman, input nyo lang yung Tamago at makakapasok na kayo dito sa application. Hindi naman na kailangan bumili muna, no? Kung talagang hindi nyo trip, maganda ay masubukan lang muna kasi may mga renting system nga na hindi naman kayo gagastos. Pero ayun nga, kung gusto nyo talagang makuha ng buo at hindi na kayo magrenta dahil nga agawan sa pagrerenta yung iba hindi pa na-approve, maaari kayong makabili nung kanilang pinaka NFT sa pinakamababang preso na $10. So para mas maintindihan natin mga Tamago, no, kung magkano nga ba yung kitaan, yan naman talaga hinahanap ng iba dyan, ganito po. Dito sa marketplace mga Tamago, meron silang binibenta dito na 10 USD na Model S. Sa $10 na yon mga Tamago, pwede kang makakuha ng 24 experience points. Ito ay per day, araw-araw, 24 experience points. Yun ay kung masasagot mo rin ng tama yung doon sa learn to earn nga nila. Kung hindi naman, 80% lang nito ang makukuha mo. Ang potential na kitaan dito ay from 0.06 up to $1.48 mga Tamago. So para doon sa iba mga Tamago, maliit ano? Kasi sasabihin nyo $2 lang . Pero syempre, maliit lang din naman yung pinambili ng robot. At saka ito naman sa akin, ano? Kaya ako sinusubukan, para nga mapilitan talaga akong gumalaw na. Kahit ano kasing sabihin ko, mag-e-exercise na ako, hindi naman natutuloy . Ito, kung napagastos na ako rito, meron akong purpose na kumbaga talagang sasadyain ko na mag-exercise. Exercise as in lakad-lakad lang naman. So dito mga Tamago, no, kung 100 USD ba, kaya lang masyado nang malaki to, possible daw na makapag-profit dito ng $14.82. Yun ay araw-araw. Since malaki din naman talaga yung kumbaga yung ginastos mo, di malaki din ang profit. Tsaka honest to goodness mga Tamago, hindi mo naman to lahat talaga makukuha kasi may fee pa rin dito ang kanilang platform. Hindi pa ako nakakapag-withdraw kaya hindi ko pa talaga masabi kung magkano yung profit ko, pero nakaka 3 days na ako na lakad dito. Yung isa nga lang, nawalan ako ng internet. Dapat kasi may internet mga Tamago kapag dadali mo syempre yung cellphone mo habang naglalakad ka. So yung isang araw ko na-miss out ko. So napakadali lang naman ito, kailangan mo lang i-open ito, no, tong pinaka-application at hayaan mo lang siyang mag-run sa background. Yun nga, kailangan mayroon siyang internet. Sa nakikita ko dito mga Tamago, bagay ito dun sa mga talagang lagi nagja-jogging, lagi nag-gym, yung mga mahilig sa sports or pwede rin mga biyahero . Kasi pag biyahe mo, pagpasok mo sa opisina, 1.5 kilometers, makukuha mo kagad yun. So, kumbaga parang ginagawa mo lang yung araw-araw mo na ginagawa. At meron ka man lang pangkape na balik sa'yo. Yun lang sa akin. Opinyon ko lang naman yung mga Tamago. Again, pwedeng hindi kayo bumili dito ng robot. Pwedeng mag-rent lang kayo. I-try nyo lang muna. Pero syempre, bago nga kayo makapasok sa application, kailangan nyo gamitin yung code ko. Kundi, di kayo makakapasok. Real talk yun mga Tamago. Di kayo makakapasok ng application. Basta upon registration, ayan,
may tatanong sa inyo dyan na code. And ito, gamitin nyo lang yan, yung word na Tamago na yan. Tapos itry nyo na kagad na magrenta. Tatry kong bumili pa ng ilang mga NFT dito, yung siguro yung mga pinakamura lang. Tapos ipaparenta ko. Again, wala po kayong kailangan bayaran doon. Magre-rent lang kayo, parang scholarship ba? Dahil sa loob ng isang araw nga pala mga Tamago, isang robot lang kasi ang pwede mong i-activate kada isang device. Ito, pinaka nakikitaan ko ng potential dito eh. Kasi marami naman sa ating mga Pilipino, no? Talagang health conscious. Dito ay ina-encourage kayo na kumbaga gumalaw talaga, mag-exercise at tanggalin yung mga taba-taba ninyo. So titignan natin kung talaga makaka-earn ba ako dito mga Tamago, no? Intayin nyo muna yung aking withdrawal dito bago kayo mag-decide na kung talagang bibili kayo. Sa ngayon ay i-input nyo lang yung aking code at renta-renta lang muna dun muna sa mga libre mga Tamago. Marami pang function itong laro na to mga Tamago, hindi lang siya basta move to earn, hindi lang siya basta learn to earn. Iisa-isahin natin yan kapag naiintindihan ko na rin. Medyo hindi ko pa talaga na-explore. Nas natutuwa lang ako dun sa nakaka-earn ako ng experience points. At syempre excited na ako na ma-withdraw yun. At hanggang dito na lang muna itong episode natin na to mga Tamago. Mag-update ako within this week kapag ka nakapag-withdraw na ako. Babalitaan ko kayo kasi nakikita ko malaki potential niya. Bagong bago at nauna tayo. Hanggang dito na lang muna. Ingat kayo. Tamago, out. At sumama sa aming barangay, samahang masaya, ano pang hinihintay? Kung online games ang iyong gusto, dito ka sa guild ko, solid ko. Sa aming community na puro makulit, mga hari na trash talk pero malupit. Bawal ang iyakin kapag ka natatalo, magpalit ka ng